actually, this is a surprise for you. Isang tawag lang ng mga Tagaloy, mga Loisa fans mo, sabi, pwede po ba si si Vina mag-guest sa show ni Mia? Wow. Sabi ko, oo naman. Anak ko yun eh. Kaya I'm so happy to be here. Maraming salamat sa pagkita. Eto na. Nag-uumpisahan ko na. Huwag kang ma-stress. Ano po yan, Nay? Huwag kang ma-stress, ha? Kasi everyone knows naman na yung first na talagang big break na binigay sa'yo is nasaan ka nung kailangan kita. And yung time ba na yun, na-imagine mo ba na dadating ka sa punto ng iyong career ngayon? Hindi ko siya naisip kasi parang feeling ko normal pa din ako na naiba lang ako kasi parang umaarte na ako. Pero hindi ko ini-expect na ganito, dadami yung nagmamahal sa akin. Kaya hindi ko talaga ini-expect. Kasi pagharap ko si Miss V dati, nasa starstruck talaga, kakalabas ko pala ng BBB na. Sobrang, pero hindi niya pinaramdam sa akin na iba ko. Sobrang grabe si Miss V. Sobrang lagi siyang nandyan, tinutulungan niya ako. Tsaka parang anak na rin yung turing niya sa akin. Actually, I was really lucky na meron akong na isa siya sa mga naging anak ko sa mga teleserye. Dahil hanggang ngayon, ganyan pa rin minsan, ate! Kumusta ate? Namumusta palagi yan. So, never nagbago tong si Loisa. And, totoo yan! You know, I'll be very, a little bit upfront kasi gusto malaman niyo ng mga fans ko. Alam ko naman na yung family mo, actually, ka-close ko sila mommy. Si mommy! At saka yung kapatid mo, si Sienna, di ba? Yung palagi kalaro sila. Yung, itong occasion na to, alam kong lahat ng mga fans mo pinaghandaan nito. When you woke up this morning, ano yung feeling mo? Ano yung, excited ka ba? Dahil ito na yung hinihintay mo ring araw na to. How did you feel? Sa totoo nga po, feeling ko kaya ako nagkasakit eh, sa sobrang kaba. Yung nagsusuka ako, nagpupups ako, yung ganun yung kaba, parang kinakabahan ako. Kasi so parang may butterfly yung chan mo, na parang eto parang naman. Sakit-sakit ng chan ko. Ngayon, wala na. Oo, kasi mas relax ka na at alam mo, nandiyan sila at mahal na mahal ka nila. Diba? Kaya sobrang excited talaga ako pag-isip ko kanina na kinakabahan ko. Oo. Alam mo, hindi mawawala talaga yun yung kaba. Pero once na harap na kayo at nakikita naman niya na talagang suportado siya, kaya ayun, nawala na yung kaba niya sa kanyang puso. Dahil alam niyang mahal na mahal niyo siya. Diba? Oo. Masarap kaya ng feeling na ganito. Sila yung gumawa nito. Of course, yung Star Music did this for you. And of course, your family. Your family is here. Saan ba sila, tita and tito? Ayan, hello! Namiss namin kayo. Eto ha, I just want to be, parang gusto ko maging personal naman yung mga katanungan ko pagdating naman sa pamilya. Okay ba sa'yo yun? Sige po. okay ba sa inyo yun? Oo, gusto niyo ba paiyakin si Loisa? Hindi, dapat masaya siya tonight. You know, when it comes to family, alam naman natin na isa ka, actually ikaw ang breadwinner ng family, no? Which is, actually ako rin nung nag-start, ako breadwinner ako. Paano mo ba nakakayanan yung ganong situation as a breadwinner? Sa akin po, masaya ako na napunta ako sa gantong trabaho kasi hindi lang na-enjoy ko siya, kundi nakakatulong pa ako sa pamilya ko. Na kahit puyat sa taping, pagod, pressure, syempre iniisip ko pa rin na hindi ako pwedeng pangunahan ng kaba. At hindi ako pwedeng maging mahina para sa kanila. Kumbaga, kahit anong sitwasyon yung dumarating po sa amin, hindi nila ako nakikitang umiiyak talaga. Kasi parang pag nakita nila ako na umiiyak ako, baka manghina din sila. Kaya kung may problema ang dumarating sa akin, sa amin, parang hindi na lang ako nagsaseryoso talaga. Kumbaga, ginagawa ko na lang siyang joke sa family namin. Oo, kasi sa nakikita ko naman talaga, like sa every time na kakasama kita, masayahin ka talaga ng tao. And I'm just also, hanga ako sa'yo, kasi
isa rin akong breadwinner nung nag-umpisa ako. And I think that's one of the reason na magiging blessed ka and you will be more blessed dahil sinishare mo yung blessings mo sa pamilya mo. Diba? At marami pang blessings na dadating sa'yo, Lois, kasi alam naman natin na talagang nandiyan ka para tulungan yung pamilya mo. So I'm really, talagang lahat kami hanga sa'yo pagdating dyan. Thank you po. Thank you sa inyo. Pinipigilan ko eh. Oo, totoo yun. Pero alam mo, sa lahat naman ng problema, no? Lahat naman ng pagsubok, eh talagang malalampasan natin yan. And alam namin na every time nakikita natin siya, katulad ng sinasabi nga niya, di ba? Masayahin siyang tao. Yun yung pinoproject niya sa pamilya niya, sa mga mahal niya sa buhay, na matapang ako, malakas ako, masaya ako. Pero ano yung mga dahilan? Ano yung mga nagiging dahilan naman ng mga kalungkutan mo? Baka gusto mong sabihin sa kanila or ma-share mo sa amin kasi gusto rin namin malaman. Iiyak na yan. Siguro, ano po, na lulungkot ako at nasasaktan po pag yung pamilya ko na yung pinag-uusapan. It's okay, take your time. Kung merong mga hindi magaganda sinasabi o may hindi magandang nangyayari sa amin, doon ako nangihina. Pero pupunta lang ako sa banyo, sa kwarto, isang buhos lang, tapos papalit ako sa kanila na okay ako, walang nangyari. Ganun. Pero feeling ko, feeling ko sa sarili ko, hindi talaga ako malakas. Kasi kung malakas ako, bakit hindi ko kaya ipakita sa kanila kung ano yung totoong nararamdaman ko? You know what? I disagree ha, na hindi ka malakas. Napakalakas mo, napakatibay mo. With all na sa lahat ng mga problema or giants sa pinagdadaanan mo ngayon, you're still there. You are Loisa. You have to think that way na talagang malakas ka. Kasi kami naman nandito dito, humahanga sa'yo at sumusuporta sa'yo. Lagi lang kami nandiyan sa'yo. Kaya don't feel bad kung sabihin na, ay, dahil hindi mo iniiyak, hindi ka namin nakikita umiiyak. No. Alam namin na nahihirapan ka. Pero sa nakikita namin, uy, kayang-kaya pala niya eh. Diba? So alam namin matibay ka. So, I'm sure itong mga nangyayari sa buhay mo, it will just pass. And you know what? You're just 20, di ba? You just 20. Ito na nga, di ba? May pinapatanong dito. Ayaw ko talaga. But anyway, before you turn 20, ang daming dumaan sa buhay mo, mga pagsubok, mga intriga, how were you able to handle it? Na hindi mo man lang nakikita namin na okay, hindi mo malang pinapakita na umiiyak ka, but how are you inside? I mean, diba? Paano yung... Lagi ko po kasi iniisip na pag ako naapektuhan sa mga nangyari, kumbaga, sino nang magtatrabaho para sa pamilya namin? Parang kung nagpa-apekto ako sa mga masasakit na sinabi sa akin o pangungusga po sa akin, sila ba magpapakain sa pamilya namin? Hindi naman. Kaya yun lang yung lagi kong iniisip na kailangan kong maging matatag, matapang, humarap sa kanila dahil ako lang at ako lang din yung tutulong din sa pamilya ko, hindi naman yung mga masasakit na sinabi nila. I totally agree. Totoo yan. Alam mo, pagdating sa trabahong ganito, sa showbiz, kailangan maging matatag ka. Not only for yourself, but for your family at para sa mga fans mo. But ang question ko, with all the trials that you've been through, was there a time na parang gusto ko na yata mag-quit? Parang kailan yung mga times na ganun? Dumadating ba sa isip mo? Meron po, bago lang. Parang nung nangyari yung pagsubok na talagang sumubok sa akin, naisip ko na
Baka hindi talaga ito para sa akin. Kasi doon, pag nag-aaral ako, wala na mga basher sa social media, wala lang ganun. Pero naisip ko kasi, ang dami-dami namin pinabayaran. Hindi pwedeng sumuko ako. Kumbaga, minahal ko na din po itong trabaho ko. Kumbaga, hindi ako matitinag ng pagsubok na yun para itigil ko yung pangarap ko. Sabi mo nga sa post ko, di ba? Hindi mawawala ang pagiging masayahin na Loisa. Opo. At huwag mawawala yun, ha, baby, ha? Opo. Maski darating talaga, hindi mawawala yan. Mas marami pang intrigue ang darating sa buhay mo. This is just the start. You know, kaumpisa pa lang ng mga intriga, pagsubok sa buhay mo. You're just 20 years old. My God, ilang decades pa ang mararating nitong batang to, di ba? At nandito tayo para suportahan siya, di ba? I'm sure lahat kami, we're here because we love you and we support you. I'm sure you have a message sa mga nandito ngayon, sa lahat ng mga sumusuporta sa'yo. Mga taga dito, mga Loisa fans mo, you want to say something to them? Siyempre, unang-una gusto ko talaga kayong pasalamatan sa walang sawang pagmamahal at suporta niyo sa akin simula sa una pa lang. 5 years na tayo ngayon, no? 5 years. 5 years! Sobra akong blessed na meron akong taga-support ang kagaya nyo. Kumbaga, para sa akin, pamilya ko na talaga kayo. Kung ipagtanggol nyo ako, para ko na talaga kayong mga ate, mga kuya, mga nanay, tatay. At syempre sa pamilya ko na nandyan para sa akin, yes, handang-handa nila akong ipagtanggol at laging supportahan kahit ano pa pong mangyari. At syempre kay Lord, maraming salamat kay Lord kasi hindi niya tayo pinabayaan. Binigyan niya tayo ng pagsubok, pero di ba, doon tayo mas tumibay. Kaya nagpapasalamat talaga ako sa inyong lahat kasi kung hindi dahil sa inyo, wala na ako dito ngayon o wala na ako dito ngayon. Kaya nagpapasalamat talaga ako ng sobra. Mahal na mahal ko kayong lahat. Coming from Ate naman, my wish for you on your birthday is to always stay strong, be strong, and just always think and always be thankful and grateful sa mga taong nagmamahal sa'yo, sumusuporta sa'yo, at mahalin mo yung trabaho mo. And you know what? If you're kind to people and if you love your work, everything will just fall into place. Kaya alam kong marami pang mga darating na blessings sa buhay mo. Hindi lang sa career, sa love life. Ah, sa love life daw. Oo. Darating talaga yan, you know. I always believe na talaga namang everything will fall into place. At I'm sure talaga nga itong mga fans mo dito ay talaga excited na dahil hindi lang... Pwede kantahin natin si Loisa ng happy birthday? Okay? Happy birthday to... Loisa, teka, ito yung nagpadala ng questions. We have a... Can we play the VTR, please? Ay, may kakalabas. Yes, hindi pa. Maraming surpresa for you. Eto na. May mga panahon ba na feeling mo ay may mga taong sinalipuran at nilaglag ka? Paano mo naman yan na-handle? Talaga naman nga naman si Ate Alex. Oh, si Alex yun. Naranasan ko na po yan. Kahit naman po sino siguro naranasan din sa buhay nila.
paano ko na-handle? Siguro, tinanggap ko na lang po kung ano yung nangyari. Na wala ay ganun talaga, may mga tao talagang ganyan. Pero hindi ko po sila masisisi kasi kasalanan ko, nagtiwala ako. Kaya ang na-realize ko na kilalanin po natin mabuti yung pakikisamahan natin. Pwede tayo maging mabait, hindi naman mahirap yon, pero pipiliin natin kung sino talaga yung totoo at mapagkakatiwalaan natin. At hindi lang yan, meron pang isa, may surprise pa. Akala mo, si Alex lang, meron pang isa. Let's watch this. Lois, alam mo naman na from the very start, proud na proud ang aking melay mo sa inyo. Pero ito, don't worry mo naman, pwede ba magbigay mo ako sa tanong ko? Kung may isa kang katangian na gusto mong mag-uwi, ano ito at bakit? Hindi, sa ating melay talaga, since paglabas ko ng PBB, as in, grabe siya mag-advise din sa akin. Kung ano yung katangian ko po na babaguhin ko po sa akin. Siguro po yun, yung pagiging mabilis kong magtiwala sa tao. Na parang, akala ako lahat kaibigan ko. Pero ako lang pala yung nagtatratong kaibigan sa kanila. Ayun lang yung natutunan ko na kailangan din pala mamili din tayo. Pero kailangan din, maging mabait tayo sa lahat. Pero mamili lang tayo ng taong pagkakatiwalaan natin. At yung sasabihan natin ng mga sikreto, ganyan, di ba? Kumbaga, hindi mo kasi masisisi yung tao kung totoo sila sa'yo o hindi. Kung totoo ka sa kanila, kung gano'n yung trato niya sa'yo, hindi mo masisisi yung sarili mo. Kumbaga, nasa kanila na din yun. Kumbaga, kung yun talaga sila, wala naman tayong karapatan baguhin sila. Pero may karapatan tayong baguhin yung sarili natin. Actually, yeah, lesson learned yun. And we have to learn from our mistakes. But that's what, like what you've said, kailangan maging mabuti pa rin tayo sa kapwa natin. Because you will be blessed more, di ba? So once again, happy, happy birthday, baby. Thank you po. I'm so happy to be here. Thank you so much for inviting me. Sa lahat ng mga fans ni Loisa. At sa lahat ng kumukuha nitong event na to. At nandito kami para samahan ka namin. Happy birthday and thank God bless you. Po. I love you. Thank you so much, everyone. Maraming salamat, the one and only Miss Vina Morales. And now,